Kumusta mga Brad? Nonito Dunaire, sinabi ang katotohanan kung bakit hindi sila nagkasagupa ng Noy WBO Bantamweight Champion Sulani Tete. At pag-uusapan na rin natin mga Brad kung bakit mas mahirap ng kalaban ang Dunaire ngayon. Taong 2016 nang magsimulang maging roller coaster ang boxing career ni Dunaire. Nabigong maidepensa ni Dunaire ang WBO Super Bantamweight title sa Amerikanong si Jesse Magdaleno. Pagkatapos naman ng talong ito mga Brad, ay umangat na ng timbang si Dunaire. Nagbaka sakali na may magandang oportunidad sa featherweight division. Nabigyan naman agad si Dunaire ng magandang laban sa featherweight. Nakaharap ni Dunaire ang Meksikanong si Rubén García Hernández para sa bakanting WBC Silver Featherweight title. Bagamat hindi naka-score ng knockout ang The Filipino Flash, ay nagawa niya namang i-outbox ang Meksikano sa kabuuan ng laban. Sa panalong ito ni Dunaire, ay mabilis itong napasalang sa isa na namang world title fight. Dahil pasok naman sa ranking ng WBO Featherweight Division, kaya nabigyan ng pagkakataon na mapalaban sa isang title fight. Dito ay natupad ng kagustuhan ni Dunaire na makalaban ang former 2-division champion na si Carl Frampton para sa bakanting WBO Featherweight title. Sa labang ito mga Brad, ay medyo kinapos ang ating kababayan at sa pagkakataong ito ay nabigo na naman si Dunaire. Inakala nating lahat na dito na magtatapos ang maningning na karera sa boxing career ni Dunaire. Dahil maganda naman ang pinakitang laban ni Dunaire kontra Frampton, ay nabigyan ulit ito ng panibagong pagkakataon na buhayin ang kanyang karera sa boxing. Inalok si Dunaire na mapabilang sa WBSS o World Boxing Super Series ng Bantamweight category, na agad naman itong tinanggap. Ito isang tournament mga Brad na kung saan ay makakaharap ni Dunaire ang mga kampiyon sa 118 pounds division. Pero sa pagkakataong ito mga Brad, ay matinding sakripisyo ang kailangan gawin ni Dunaire dahil kinakailangan niyang bumaba ng timbang mula 126 pounds patungong 118 pounds. Matatandaan mga Brad na huling lumaban si Dunaire sa Bantamweight Division ay noong taong pang 2013. Hindi biro ang bumaba ng timbang mga Brad, lalo na sa buksingerong nagkakaedad na. Pero dahil sa pinakitang disiplina ni Dunaire, ay nagawa niya pa rin ito. Sa tournament na ito mga Brad, ay hindi kasama si Dunaire sa pinagpipilian na mag-uuwi ng Muhammad Ali Trophy. Tanging ang number 1 si Ryan Burnett, number 2 na si Naoya Inoue, at number 3 na si Sulani Tete lamang ang mga napag-uusapan. Sa unang crossover match ng quarterfinal, ay pinili ng Irish boxer na si Ryan Burnett ang ating kababayan na si Dunaire na kanyang makakalaban. Hindi iniisip ng undefeated boxer na si Burnett na magiging banta sa kanya ang mas matandang si Dunaire. Pero alam nyo naman mga Brad, ang katotohanan sa labang ito. Binali ni Dunaire ang tadyang ng batang kampiyon na dahilan ng maaga nitong pagre-retiro. One of the best knockouts. Well, I don't think it's hyperbole to say. Sa kabilang banda naman mga Brad, ay nanalo naman ang African boxer na si Sulani Tete kontra sa Russian na si Mikhail Aluyan. Dapat ay maghaharap si Nonito Dunaire at Sulani Tete sa semifinals ng tournament. Ngunit hindi ito nangyari mga Brad dahil na-injury daw si Tete. Nagulat si Dunaire sa balitang ito mga Brad dahil nagkita at nagkausap pa nga daw sila ni Tete at mukhang maayos naman nga daw ang African champion. Ayon kay Dunaire ay marahil natakot lang daw talaga si Sulani Tete sa kanya. Nasabi ko kanina mga Brad kung bakit mas mahirap talunin ang matandang Dunaire ngayon kumpara sa batang Dunaire noon. Kung panonoorin nyo lang mga Brad ang mga naging talo ni Dunaire, ay makikita na marami talaga ang mga pagkakamali na nagawa ito na dahilan ng kanyang pagkatalo.
Ayon nga kay Donaire mga brad, ay malaki ang naitulong sa kanya ng experience para mas maging mahusay na boksingero ngayon. Sa edad na 38 ay nasa elite level pa rin ng competition si Donaire. At patunay dyan nang wasaki ni Donaire ang former WBC champion na si Nordin Ovalle ng France. Sa ngayon ay nakatakdang depensahan ni Donaire ang kanyang WBC title kontra sa kapwa Pinoy na si Raymart Gavalio. Ang tanong lang mga brad, hinog na nga ba si Raymart Gavalio para itapat sa bitiranong Donaire? At kung kayo ang papipiliin, aling Donaire ang mahirap kalaban? Yung batang Donaire na malakas pero kulang sa karanasan? O yung Donaire ngayon na masasabing hindi kasing lakas gaya ng dati pero mas mautak na lumaban? I-komento nyo na lamang ang inyong opinion at malugod kong babasahin yan. Hanggang sa muli mga brad, maraming salamat sa inyong panonood.